Q&A at NPA. Si Ka Angel ay dating LFS member organizer operate at Bulacan Province. Naging miyembro ng Kabataang Makabayan, isang lihim na organisasyon sa hanay ng kabataan at estudyante. Naging full-time organizer at operator sa hanay ng manggagawa sa Central Luzon. Full-time underground operator sa hanay ng kabataan sa Bulacan. Naging kalihim ng YSG Bulacan. Sumampa sa armado at naging political instructor ng armadong grupo. Naging training finance officer ng probinsya at ngayon kasama na ng ating pamahalaan sa advokasya sa pagsulong ng kapayapaan. Ano ba yan? Ba't walang ilaw? May interviewin tayo ngayon eh. Buksan nyo na nga yan. Miss Juliana, nakabukas na po yung mga ilaw. Ha? Miss Juliana. Ay? Bakit po kaya hindi nyo tanggalin yung plastic sa ulo nyo? Ay, eto po, magandang araw po sa inyo at magandang araw po ulit. Nagbabalik po ang Q&A XNPA at kasama po natin ngayong araw si Ka Angel. Magandang araw po, Ka Angel. Magandang araw po, Miss Juliana, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Magandang hapon po at araw sa inyong lahat. Ayan, Ka Angel, maraming salamat muli sa pagbibigay araw at paglalaan ng oras para makasama namin kayo ngayon. Ngayon, Ka Angel, dahil galing po kayo sa isang kilusan na pinangakuan po kayo ng hustisya para sa mamamayan at para sa bayan, meron po akong tatlong K. Parang KKK, katulad po ng mga katipunan na nag-alsa noon na sina Andres Bonifacio. So, kada K po, magbibigay po kayo ng inyong saloobin. Ready na po kayo? Ready na po. Ayan, salamat. Ka Angel, ang unang K po, kababaihan. Bilang isang babae na dating miyembro ng NPA, ano na po sa inyong palagay o ano na po ang tingin ninyo ngayon sa mga kababaihan? Tingin ko mas naging malaya. Naging bukas at nakilala na yung talagang karapatan ng mga kababaihan. Kasi na-empower na natin, di ba? Lalo na nabigyan siya ng batas na magbibigay sa kanya ng protection. Ako kasi kung babalikan ko yung ako bilang babae nung dati sa Kilusan, hindi ko nakita yung talagang sinabi nila doon na may pantay na karapatan, ang babae sa lalaki, walang magiging special na pagtrato sa kababaihan at sa kalalakihan at igagalang. Yun yung mga nababanggit noon sa amin. Siyempre ako babae, nag-expect ako doon. In-expect ko yun na mararamdaman ko yung protection, paggalang at hindi rin mamanipula yung pagiging babae ko. Pero sa kabila ng lahat, nung naging miyembro na ako ng grupo na yan, lalo na sa armado, doon ko naranasan talaga yung sa'yo yung bigat ng gawain, ng tungkulin, yung hindi ka nga binabastos pero pinagnanasaan ka, no? Nandyan pa rin yung hindi mo makikita yung karapatan mo bilang babae kasi parang pag babae ka lang, dyan ka lang. Tapos dinanas mo rin yung halos parang ibinugaw ka sa mataas na kasama mo, sa mataas na kadre na kasama mo sa collective. Nandyan pa yung umiibig ka pero hindi mo pwedeng ipakita. Diba? Hindi mo siya pwedeng ipakita lalo kung hindi ka gusto ng collective na ikaw na babae ay para karapat dapat sa lalaki. Kasi lalo na kung yung lalaki na nagugustuhan mo sa loob ng organisasyon ay may mataas na pamantayan. Kailangan sumunod ka dun sa pamantayan para mabuo yung relasyon. Kaya yung sinasabi ng mga organisasyon na lalo na yung nasa front ng CPP katulad ng Gabriela, hindi yun talaga nangyayari. Bahagi lamang yun ng propaganda at panghihikayat nila doon sa ibang kababaihan, lalo na gusto nga nila maraming sumigaw na babae na sila ay hindi na i-impose yung kanilang karapatan.
So lahat ng yung mga sinasabi nila, kami ang magliligtas sa inyo, kami ang gagawa ng batas na magbibigay sa inyo ng protection. Lahat 'yon ano, bahagi lang ng propaganda para doon sa gawaing ng panghihikayat at pag-oorganisa. Kaya napakapalad ng mga kababaihan ngayon kasi talagang may batas na magbibigay protection sa kanila. Okay po. Since nabanggit niyo po ang Gabriela, ano po yung reaction ninyo or sa loobin niyo sa Gabriela? Masakit sa loob mo na sasabihin mo na yung Gabriela ang organisasyon na nagsasabi ng para sa kababaihan, sasabihin mo na hindi naman para sa kababaihan. Mahirap gawin sa amin yun, lalo na naging party kami para buuin yung organisasyon. Pero dapat ano, dapat yung sinasabi nila na bigyan protection ng kababaihan, i-address ang anumang issue at yung empowerment natin bilang babae, gawin talaga nila. Baka doon mapaniwala pa nila ako na talaga sila ay nabuo at binubuo at pumupunta dyan sa Kongreso para proteksyonan ang kababaihan. Pero hindi eh. Ang dami ng mga kasamang babae na nagbibigay at nagsasabi na sila mismo ay biktima ng mga kasamahan namin sa law. Pero bakit di sila nagre-react? Hindi sila nagagawa ng investigasyon. Pero pag ang nabalitaan nila ay ginawa ng pulis, ginawa ng sundalo, yung mga pambababoy, pagsasamantala sa kababaihan, grabe yung pang-question nila. Mm-hmm. No, sa legalidad at sa batas ng ating lipunan. Pero sila, anong ginagawa nila? Ginagawa lang nila itong mga ganitong batas para pagkapirahan nila. Ang nakakasakit nga eh, pinagkakapirahan din nila yung mga babaeng nililin lang at niloloko nila sa pansariling interest nila bilang front organization. Mm-hmm. Alam niyo po, damang-dama ko po ang mga ikinukwento ninyo kasi para sa kaalaman din ng ating manonood, bago pa po kami magsimula talaga, medyo teary eye na po si Ka Angel. Pero ngayon talagang buo ang loob niya na ibahagi sa atin ang kanyang kwento na pagiging dating NPA. Isa pa po kay Angel, no, nabanggit nyo rin po kanina na nakaranas kayo ng parang pambubugaw at sinabi nyo rin na parang pansasamantala. So doon po, pwede niyo po bang ikwento sa amin? Sa loob kasi ng organisasyon, lalo na doon sa mga NPA units, no, kung nasa armadong grupo ka, siyempre wala namang babae o lalaki na discrimination na nagaganap. Pero merong mga ilang alituntunin, lalo na sa mga lalaking hukbo, na hindi talaga nila pwedeng pastusin yung mga babae. Lalo na halimbawa, maliligo ka. Pag nakita mo ang kasamang babae, ay pumupunta na doon sa lugar na isine-safekeeping niya na yung sarili mo. Dapat, hindi ka pupunta doon. Kasi lalo na, magsi-CR siya, maliligo siya. Kaso sabi nga natin, yung mga NPA, lalaki pa rin yan. Nag-iinit pa rin ang katawan yan. No? Kaya kahit nasabihin mo na hindi halantaran na ipinapakita nila yung pagnanasa, pero gumagawa sila ng pamamaraan na matignan ka doon, masilipan ka doon. Mga minor, pero siyempre parang iisipin mo na nababastos ka na. Totoo din yung nangyayaring gapangan, yung magagapang yung babae ng kapwa niya kasamang NPA, yung pagmatutulog, yung pwersa. Babae po ito? Oo, yung babae ginagapang ng lalaking NPA na, at pupwersahin na magkaroon ng premarital sex. Sipping, no? Siguro dahil siyempre ikaw lang yung babae doon, sila mga binata, lalaki, may mararamdaman at mararamdaman. So nangyayari yun. Although ako naman, dahil nung panahon na yun ay may karelasyon ako na hukbo, na siya ko, namang ding naging kabyak, naging asawa sa loob ng Kilosan. Naging mag-asawa kami. Naging asawa ko siya sa loob ng Kilosan. Kaya ako, may protection ako. Paglalo na kung magkasanib kami sa unit, no, nandyan siya, nabibigyan niya akong protection. Pero ang pinagdanasan ko, sabi nila ang mga NPA bawal maging babaero. Bawal yon, dapat bawal. Ganyan. Lalo na kung nandun siya sa isang kondisyon magkarelasyon kayo. Ako dinanas ko kasi na talagang na-cheat ako ng NPA. Oh? Ng babae din siya sa panahong magkarelasyon kami. Na hindi hinarap ng collective. Oh, hindi namin okay. Pinag-usapan. So, dumating doon sa punto na nag-aaway kami sa loob ng unit, naku-question ko yung pamantayan, na parang hinayaan lang na hindi kami hinarap. So, doon naging ano ko na paano uunlad tong relasyon kung hindi natin pag-uusapan?
Correct. Diba? Mm-hmm. Ano ang pinagkaiba ng sinasabi nila mga babaerong sibilyang lalaki sa mga NPA na babaero din? Mm-hmm. Mas matindi ang pagiging babaero ng mga NPA. Kasi sila choice. Pag sinabi lang gusto ko yon, gusto ko yung babaeng yan, akin yan, magpo-programa ako dyan. Sa kanya yon. Eh paano yung relasyon na hawak mo pa? Bigla kanyang bibitiwan. Ay. So, diba? Bigla kayong magkakaroon ng usaping maghihiwalay. Bakit tayo maghihiwalay? Anong pamantayan at kailangan namin maghiwalay? Correct. Kumbaga ngayon sa ano sa henerasyon natin, kung wala man lang, kung walang pasintabi na maghihiwalay kayo, ghosting ang effect. 'Di ba? Yung bigla na lang na hindi wala kang kaalam-alam, tapos na. O, tapos. Mm-hmm. Tapos ano pa 'yan? The worst diyan yung bigla ang pagbubuntis. Sa panahon na hindi niyo pinag-usapan, hindi na programa, yung parang nagkaroon kayo ng talik na hindi nakaprograma, tapos nabuntis yung babae. Kami, tinuturuan kami doon na ipa-abort. Lalo't magiging sagka siya sa pagkilos mo. Allowed yun sa amin. Mm-mm. So, anong pinagkaiba nung mga abortionist? Kasi mismo sa kasamahan mo, maririnig mo na hindi pwede ngayon ka magbuntis. Lalo't sa panahon na ang daming gawain, sinong gagampan? Magiging sagabal yung dadalhin mo. Opo. Ka-Angel, napaka-sensitibo po ng aking itatanong ano, pero ipagpaumanhin nyo na po. Bago po kayo doon sa sitwasyon na kayo po ay may karelasyon sa loob ng inyong grupo, bago nyo siya naging asawa, doon po sa kinukwento ninyo na merong pagnanasa at merong gapangan, kayo po ba mismo nakaranas ng panggagahasa? Ako personal hindi, pero yung naging ka-collective kong babae, siya yung nagapang. Oh. Mm-mm. At guilt feeling ko 'yon kasi nung nagsabi siya sa akin na siya ay nagapang, wala akong nagawa. Oh. Kasi parehas kaming baguhan sa loob. Parehas kaming takot. Wala lang, umiiyak lang siya pero wala akong magawa eh. Pero ako inopen ko 'yon. Nag-open ako sa collective na baka pwedeng kausapin natin yung kasamang babae. Si natatandaan ko yung pangalan niya, si Kanina. May problema eh. Pero wala, hindi hinarap. Mm-hmm. Although nakikita ko na yung ganung mga sitwasyon, parang kasi ano pa kami nung time na yun, baguhan kami sa Okbo, parang wala pa kami dun sa pamantayan na mag-question, mag-recommend. Sumunod muna kami at kailangan muna ma-recruit kami bilang mga party member ng NPA. Bago namin gawin yung mas karapat dapat na gagawin namin. Mm-hmm. So, noong time na yun, kailangan mo lang munang sumunod, manahimik at mag-obserba. Mm-hmm. At nabanggit nyo rin po kanina, ka-Angel, na may karelasyon kayo, naging asawa nyo siya, at nag-cheat. Naranasan nyo na nagloko yung asawa nyo. Diba? At nabanggit nyo rin na pag hindi tama ang panahon, bawal ka pa magbuntis. Kayo po ba, nung naging asawa nyo po ito, may sitwasyon ba na kailangan nyo magpa-abort? Hindi. Kami, pinaglaban namin yun kasi pinrograma namin kung kailan ako magbubuntis. Ah, okay. So, naprogram ako ng pagbubuntis. At saka nung time na yun na yung pagsisiping kasi namin talaga. Ano kasi kami, parang stricto kami nun talaga. Kaming dalawa. Mm-hmm. Tsaka hindi kami laging pinagsasama sa unit. Yun yung isang ano dun eh. Kahit karelasyon mo siya o asawa mo siya, pinaghihiwalay kayo ng gawain. Siya, mm-hmm, nanatili siya sa hukbo. Ako nung time na yun na open na yung aming relasyon, na iprograma na at nakaprogram din kami magpakasal, yun yung time na inalis naman ako. At inilipat ako ng gawain. Ah, okay. Ang isa pang ma-share ko diyan ano, yung pag naging ina bilang babae, ikaw, mm-hmm, 'di ba, ang mandato mo pag nanay ka na, gusto mo yung anak mo nasa iyo. Mm-hmm. Kami pag naging nanay na, wala kaming obligasyong alagaan yung anak namin. Pinapaalagaan namin siya sa mga masa na trusted namin. Doon namin sila iniiwan. Pag sinabi pong masa, ito yung mga ordinaryong tao. Oo, yung naniniwala sa ginagawa namin. Pero masa ang tawag. Apo, masa, ordinaryong tao na naniniwala sa pinaglalaban ninyo, pero hindi nyo kaalyado. Hindi nyo kasama sa grupo. Nagiging kasama sila kasi sila yung mga tinatawag nating mga, halimbawa, sa barangay, yung mga magsasaka na na-organize ng NPA. Ah, okay. So, kung merong kang trusted na masa doon, lalo kasapi ng partido yung masa, kalihim ng sangay,
may mga katungkulan sa barangay, doon kami nag-iiwan sa kanila ng anak. Pinapaalagaan muna namin. At Ka Angel, ito naman, yung buong karanasan ninyo bilang isang babae, as in general, na simula nung unang araw hanggang sa pinakahuli na nandoon kayo sa grupo ng NPA na yon, bilang isang babae, ano po, paano po yung karanasan ninyo? Hindi pantay. Yung sinasabi nilang pantay ang karanasan ng babae, ay karapatan ng babae sa lalaki, hindi. Kasi nandun pa rin talaga na tinatrato nila kaming mahina eh. No, hindi ka rin makagampan ng gawain kung hindi mo aabutin kung ano yung pamantayang itinakda sa iyo. Andun pa rin yung ano eh, minamaliit pa rin nila yung pagiging babae mo. Opo. Kaya in general, parang hindi rin siya naiiba sa totoong tingin ng lipunan noong traditional na paniniwala nila ang babae ay sa loob lang ng bahay, ang babae ay pangkama lang, no, ang babae ay hindi dapat magkaroon ng pribilehiyo sa ating lipunan, ganun din. Ang partido, ano, punong-puno ng kasinungalingan eh. Pero ginagamit nila ang babae bilang pronta, bilang prente, at bilang pagpapakita na sila ay nakikiisa at nakikisampatiya sa tunay na kalagayan ng kababaihan. Pero wala rin yun, hindi siya totoo. Although, sabi nga natin na walang diskriminasyon. Kasi sa amin, yung bakla, tinatrato rin naman silang babae doon. Pero syempre, malaking question kasi marami pang pagdadaanan yun eh. Yung mga pumapasok na mag-NPA na bakla. Dami pa rin nilang pagdadaanan, lalo pagdating sa tiwala. Ka Angel, ang pangalawang kipo na aking babanggitin ay kabataan. Diba? At naikwento nga po ninyo na kayo po ay 17 taong gulang lamang nung napasama dito sa NPA. Ano po ang masasabi ninyo sa mga kabataan ngayon na may kinalaman sa inyong karanasan? Nakakalungkot, ano, kasi baka mamaya mabiktima rin sila nung nangyari sa amin. Una, sa mga kabataan natin ngayon, yung mga bagong henerasyon, hindi kami dapat tularan. No, kami yung mga kabataan na sinasabi natin na hindi naging pag-asa ng bayan eh, kundi naging kalaban, salot ng ating lipunan at ng ating bayan. Ano nga ako, parang guilt feeling. Ayan na. Kasi ako nung... Sige po. Nung kabataan ko, di ba, inisip mo na yung saya ng buhay. Hindi ko kasi naranasan yun eh. Kasi, ang aga kong pinroblema yung hindi ko dapat problemahin. Ang aga kong nabatak sa isang organisasyon na hindi ko maintindihan bakit kailangan na kami. Bakit sa amin inatang yung gawain na baguhin mo yung sistema ng ating lipunan, at para magawa mo yun, kailangan mo sumama sa armed struggle o yung tinatawag naming armadong pakikibaka. Hindi ko alam paano ako, bakit naging hook. Alam mo yung parang bakit ginusto ko siya. Na kung babalikan ko yun, hindi ko na siya talaga gustong balikan. Hindi ko siya gustong samahan. Ayoko nang balikan yan. Kasi wala naman akong napala. Ako direkto, wala akong napala. Umabot pa ako dun sa punto na ang dami kong puntik nang mawala ako dito sa mundo eh. Daming karanasan sa loob na hindi mo aakalain sa mura kong edad pagdadaanan ko yun eh. Kaya, at yung failure ko dyan, alam mo yung itinuro sa'yo na hindi mo kilalanin yung pamilya bilang pamilya mo. Eh tayo pa naman, di ba? Ano tayo? Band tayo with the family. Family-oriented tayo mga Pinoy. Doon ko talaga dinanas na maging matigas. Na kahit anong gawin ng pamilya ko, ano man ang pinagdadaanan nila, hinayaan ko lang. Kasi sabi ko nga, pag nanagumpay naman ako, sila naman yung pangunahin kong isinalba eh, doon sa problema. Kaya talagang hindi ano, yung kabataan ngayon dapat, ako kasi may anak na ako, mga kabataan yan. No? Although alam nila yung pinagdaanan ko, hindi naman ako naglihim. Enjoy nyo yung pagiging kabataan at
panindigan natin yung sinabi ni Jose Rizal na kayo yung pag-asa ng ating bayan. Gamitin natin yung ating pagiging adventurismo sa isang malayang pag-iisip na hindi lahat ng bagay o hindi lahat ng magandang nakikita natin sa ating kapaligiran ay maayos, no, yung magiging maayos tayo sa kanila. Hindi lahat ng tao na nakakausap natin ay okay, no, yung pinagpaplanuhan ka ng maayos. Kasi dyan tayo, may kahinaan. Yung kabataan kasi ngayon, siguro noon at ngayon, ang kahinaan nila, yung tingin nila pag maganda ang nakikita nila eh, okay, no, maayos ito. Pero kalat ngayon ang panlilinlang, ang mga taong ginagamit ng CPP para linlangin sila at i-divert yung isip ng kabataan sa isang seryosong usapin na hindi dapat sila sangkot, no. May mga bagay na ang kabataan ay may limitasyon muna para sumangkot sa mga problema ng ating lipunan. Ang tanging papel ng kabataan ngayon ay kung paano siya magiging makabayan, makadiyos, makapamilya, at magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Di ba? Kasi priority naman ng mga kabataan, siguro ikaw, ma'am, inisip mo noon na pag nakagraduate ako, pag nakapagtapos ako, tutulungan ko yung pamilya ko. Huwag nating ihihiwala yung sarili natin sa pamilya kasi later on, pamilya pa rin at tayo ang mag-declare ng tunay na peace, no, kapayapaan sa ating buhay at sa ating lipunan. Nako, talagang hindi na napigilan ni Ka-Angel ang mayak. At ako po, Ka-Angel, ay damang-dama ko po talaga yung hirap na pinagdaanan ninyo. At alam ko kung gaano kasakit, nakikita ko sa inyong mga mata. At syempre, ito yung mga aral na gusto mong maiwan, hindi lang sa mga anak mo, kundi sa mga sambayan ng kabataang Pilipino, di ba? Kaya salamat dun sa iyong mga payo at sa iyong mensahe para sa kabataan. Ka-Angel, ito pong huling key na babanggitin ko is katotohanan. Ano ba, sino ba, para saan ba ang NPA? At ngayong wala na po kayo sa kanila, ano po yung gusto ninyong malaman ng mga taong nandoon pa sa NPA at para na rin dun sa mga taong hinihikayat nilang sumama sa kanila? Gusto kong ipaliwanag muna kung ano talaga yung papel ng NPA sa organization, no? Yung alam ng mga nag-NPA. Ang alam kasi nila, yung mga NPA na yan ay mga biktima din ng mga issues ng ating lipunan. Yung ibang NPA ay galing sa sektor ng mga magsasaka, manggagawa, at katulad namin sa mga estudyante at kabataan. Na umakyat, humawak ng armas kasi pinaniwala na ang pagbabago ng ating lipunan o ang sinasabi nating pag-agaw ng kapangyarihang pampolitika ay magagawa lamang sa isang marahas na pamamaraan. Kaya merong nag-aarmado. Yan ay mga biktima ng sinasabi nilang napagsamantalahan at pinagsasamantalahan ng mga problema ng ating na idinudulot ng ating gobyerno. Kaya yung taas ng moral nila na gusto nilang makawala at masolusyunan yung problema ngayon, dinadaan yun para magmiyembro sila ng pagiging NPA. Kasi karaniwan ng NPA nanggagaling sa mga maralita eh. Sa mga talagang sinabi nating hindi daw nasisiyahan. Hindi nasiyahan sa service ng gobyerno. No? Siguro hindi nakakaabot. So, ganyan yung NPA. Yun yung itinatak sa kanila ng Partido Komunista ng Pilipinas ni mismong chairman ni Joe Masison. Pero, nung nandyan ako, kaya nga ang una kong deployment talaga, NPA. Kasi gusto kong magsilbi sa bayan. Gusto ko silang tulungan at gusto ko silang mapalaya doon sa sinasabi nating tatlong salot, no, yung imperialismo, ang feudalismo at ang burokrata kapitalismo. So doon ako nanangan na kami ang mga bagiging bayani ng mga taong ito na nalabag ang kanilang karapatan. Pero nung nandun ako sa loob, nakita ko na yung mga NPA, lahat sila doon nagpapakamatay sa pakikipaglaban, pero yung leader namin, yung suporta para sa pamilya nilang iniwan, di naman nila nakakamit. Ako kasi, buhay ako na patotoo eh. No? Papakahirap ka doon, nakikipagdigmaan ka doon, nakikipagpatayang ka doon, pero yung pamilya nila gutom. Pinangakuan ng mga kasama na susuportahan. Diyan ka lang, mag-NPA ka, full-time ka dyan, suportahan namin ang pamilya namin. Pero, ano nangyari doon sa mga pamilya?
wala, ni hindi na pag-aral yung mga anak. Ikaw naman na NPA, alam mo na, hindi yan kakalimutan ng organisasyon, pero hindi niya nakikita yung sitwasyon eh. 'Di ba? So, lahat ng expectation na maganda yung ano eh, yung layunin sana eh, na pag nag-armado ko, pag nanagumpay. Mm. Kaso hindi nga yun eh, ginagamit lang sila. Ginamit sila ng partido para ipalaganap ang kasinungalingan, ipalaganap ang kaguluhan, at kalimutan ang anumang obligasyon ng mga NPA na yan sa pamilya nila. Nagamit sila doon na hindi nila alam. No? Kaya ako ngayon, wala na ako dyan eh. Hindi na ako nagpapagamit. Nagising na rin ako. Sa mahabang pagkakatulog ko, sa pagsimpatiya ko sa kanila, nagising na rin ako. Na walang kakahinatnan. Buhay lang yung ano eh, masisira lang yung buhay nila, ng pamilya nila. At siya, mama, baka harapin niya pa yung sarili niyang kamatayan sa loob ng organisasyon. Kaya kung yung mga kasama namin na nananatili pa, yung siguro baka nagiging bulag, bingi sa katotohanan at bulag sa totoong nakikita nila. Dapat ngayon magising na sila. No? Hindi habang buhay eh diyan tayo sa kabundukan, kasi wala naman yung solusyon diyan eh. Wala naman ding ibinibigay na absolutong solusyon ang kilusan. Ilang taon na ba silang humahawak ng armas? Meron bang nabago? Meron ba silang nakawang ganasya? Wala naman. Nakikipagpatayan kayo, mga leader mo natutulog sa aircon. Mga anak ng leader mo nasa abroad. Ikaw yung anak mo hanggang ngayon, mahirap, nagkakasakit, wala kang maitulong. Iniisip mo na lang na pag nanagumpay kami, mababago yung ating pamumuhay. Eh, kailan ba yung tagumpay? Diba? 53 years na eh. Pero wala namang naging tagumpay bagkos buwis buhay. Ilang digmaan na yung sinulong natin. Pero iba pa rin na nakikipagdigmaan tayo para sa katotohanan. Doon tayo sa katotohanan. Mm-hmm. Dapat lumahok sila sa katotohanan. Correct. Ah, matanong ko lang din po ka, Angel. Gano'n nga po kayo ulit katagal na nag-stay doon? Na-recruit ako 17 years old. 33 years old ako nung nahuli ako ng pwersa ng ating pamahalaan. So, ilang years? Almost 15. 15 years? At doon kayo nagising sa katotohanan? Oo, nung diba? Nahuli na ako. Mm. At nung nagising kayo sa katotohanan, nagpa-reband na kayo. Hindi, dahil sa government. Masyadong madamdamin, kaya pinapatawa ko lang po kayo. Ang ganda po ng mensahe ninyo para sa mga taong nandudumpa. Ibig sabihin, hindi nyo po sila tinatalikuran. At kayo po ay nagbibigay sa kanila ng mensahe na kung ano yung mga realizations ninyo. At dun, para na rin dun sa mga taong hinihikayat nila, lalo na ang kabataan. So, maraming salamat po ka, Angel. Huling ano na lang po, ang mensahe nyo po sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Juliana. Ang maibabahagi ko lang pong mensahe sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating sambayanan. Una po, humihingi po muna kami ng patawad sa aming mga naging biktima na nirecruit po namin para humantong sa isang karahasan na pamumuhay. Ngayon po na kami ay kaisa na para sa tunay na pagsusulong ng ating kapayapaan at pag-unlad ng estado ng ating kabuhayan, ng ating iba't ibang sektor ng ating lipunan, asahan niyo po na kami ay patuloy na magbabahagi ng mga impormasyon at magbibigay pa rin po ng katotohanan sa tunay na mukha ng komunistang teroristang grupo na 53 years na po na nanlilin lang, nanloloko at nambibiktima ng iba't ibang sektor ng ating lipunan para wasakin po ang tunay na ideolohiya ng isang tunay na Pilipino, ang pagiging makapamilya, makadiyos at makabansa. Mananatili po na si Kay Angel ay kasama sa tunay na pagsusulong ng ating kapayapaan at pag-unlad. Muli po, ito po si Kay Angel para sa sambayanan.